Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal na taga-subaybay sa atin pong gawain tuwing Friday. Ngayon po ay bispiras ng Pasko, bukas ay Pasko na. So nawa, sa araw na ito, tayo po ay maging masaya. Hindi sa kasayahan ng sanlibutan, kundi ang kasayahan natin ay ating ginugunita ang dakilang kapanganakan ng ating tagapagligtas. At ngayon siya po ay nakaupo na sa trono ng langit at siyang may kontrol ng lahat ng bagay at hindi siya isang tao na kung saan taon-taon nating sineselebrate ang kanyang kaarawan. Kundi ang ating pong ipagdiwang ay ang kanya pong tagumpay at natapos na katubusan sa krus ng Kalbaryo sa bawat makasalanan doon sa mga sumasampalataya sa kanya. Ngayong gabi po, ang ating pong layunin sa ating pong pangangaral at paksa ay upang ipaunawa sa atin, sa ating lahat, na wala ng pinakadakilang bagay na kinalulugdan ng Diyos sa ating buhay ay yung tayo po'y lumalago. At ang paglago laging sa daan ng pagpapakumbaba. Ang turo nga ng Panginoong Hesus kaugnay sa magiging buhay ng kanyang mga alagad ay kanyang sinabi sa John chapter 12 verse 24, hindi pa itong ating text. Ganito ang pagkakasabi. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Nang ibig sabihin, ang buhay po ng isang Kristiyano tulad ko, tulad mo, ay inilarawan o inihambing sa isang butil. Isang butil ng trigo. Hanggat hindi ito nahuhulog sa lupa at mamatay, hindi ito uusbong, hindi mabubuhay upang magbunga at lumago. Ganon din ang isang Kristiyano. Hanggat hindi siya namatay sa kanyang sarili, hindi siya kailanman magbubunga ng marami. Ang isang alagad ay hindi magbubunga hanggat hindi siya namatay sa kanyang sarili. Kailangan siyang bumaba upang siya'y lumago. Nanakita natin nakaraan sa ating mga pag-aaral sa aklat ng Marcos kung paanong tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad, kung paano silang sawayin, paano silang ituwid sa kanilang mga pagkakamali ang mga alagad upang sila'y mamulat na hindi sa pag-angkin sa sariling karunungan maipapakita ang kalaguan kundi sa kababaan at karanasan ng pagsasabuhay sa mga turo ng ating Panginoon. Napakalaking aral ito sa atin na mga alagad ng Panginoon ngayon. Sapagkat ang uso po sa ating panahon ngayon ay pataasan ng kaalaman, pataasan ng kayamanan, ng kakayanan, pero ang turo ng Panginoon ay hindi nagbabago. Ang daan pataas ay laging pababa. Ito ay dapat nating pagsikapang matutunan ang bumaba upang tayo lumago. Natingnan natin ang salita ng Diyos na siya makapagtuturo sa atin, hindi ang eskwelahan, hindi ang karunungan ng ang karanasan ng mundong ito, kundi sa pamamaraan ng Diyos at ito ay ang sasalita ng kanyang salita. Nabasahin natin ang Mark chapter 9 verse 1 hanggang 13. Ganito po ang sabi. Mark chapter 9 verse 1-13. Sinabi niya sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo dito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa makita nila ang kariyan ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Pagkaraan ng anim na araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan at dinala silang bukod sa isang mataas na bundok. Siya ay nagbagong anyo sa harapan nila
at ang kanyang damit ay naging nagdidingning na puti, na walang sino man sa lupa na makapagpapaputi ng gayon. At dooy nagpakita sa kanila si Elias na kasama ni Moises, at sila'y nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Rabi, mabuti sa atin ang dumito. Hayaan niyong gumawa kami ng tatlong burol o kubol, isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Sapagkat hindi niya alam kung ano ang sasabihin dahil sila'y lubhang natakot. Pagkatapos, nililiman sila ng isang ulap at may isang tinig na nanggaling sa ulap. Ito ang aking anak, ang minamahal. Siya ang inyong pakinggan. Nang bigla silang tumingin sa paligid, wala silang nakitang sinumang kasama nila maliban kay Jesus lamang. Habang bumababa sila sa bundok, iniutos niya sa kanila na huwag sabihin kayinuman ang kanilang nakita hanggang sa ang anak ng tao ay magbangon mula sa mga patay. Kaya kanilang iningatan ang pananalitang ito sa kanilang sarili na pinag-uusapan kung ano ang kahulugan ng pagbangon mula sa mga patay. At tinanong nila siya, bakit sinasabi ng mga eskriba na kinakailang dumating muna si Elias? Sinabi niya sa kanila, tunay na si Elias ay unang dumarating at pagpapanumbalikin ng lahat ng mga bagay at paanong nasusulat ang tungkol sa anak ng tao na siya'y magdurusa ng maraming bagay at itatakwil. Ngunit sinasabi ko sa inyo, tunay na dumating na si Elias at ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang maibigan ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Ito ang salita ng Panginoon na ating pong pinamagatang bumababa ngunit lumalago. Bumababa ngunit lumalago. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga sandaling ito na kami pinagpala ninyo na muli kaming makaupo sa inyong paanan upang pakinggan ang iyong tinig sa pamamagitan ng pangangaral ng inyong pong salita. Nawa po, tulungan niyo kami ng inyong banal na espiritu na bigyan kami ng liwanag ng kaunawaan. Kaunawa ang espiritual at hindi po sa laman upang sa ganon kami po ay huwag pong magkamali ng aming pong pagtanggap ng mga katotohanan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Now, sa talatang ito ay magtuturo sa atin ng tatlong katotohanan kung paanong tayo'y bumaba at lumago kay Kristo. Mga katotohanang magtuturo sa atin paano pong magpakumbaba upang lumago. Una, mababasa natin sa verses 1 to 4 ang katotohanang dapat nating makita ang kaharian ng Diyos. Sa ating pong paglago, kailangan nating makita ang kaharian ng Diyos. Napakalaga po niyan. Now dito po, ang sabi ng Panginoon sa verse 1 hanggang 4, sinabi niya sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Natandaan, pagkatapos ng Panginoon na magturo doon sa chapter 8 tungkol sa mga alagad kung paano silang sinaway, ngayon naman sinabi niya, na katotohanan ng sinasabi niya na ilan sa inyo rito na nakatayo hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa makita ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Yun po yung sinabi ng Panginoon, ilan sa kanila. Ngayon, pagkalipas ng 6 na araw, ang sabi niya sa verse 2, pagkaraan ng 6 na araw, isinaman niya si Jesus, ani Jesus si Pedro, Santiago at Juan, at dinala silang bukod sa isang mataas na bundok, siya'y nagbagong anyo sa harapan nila. Ito pala yung tatlo isinasama ng Panginoon. Alam natin, ang Panginoon po ay walang itinatangi sa kanyang mga alagad. Lahat ng kanyang mga alagad ay kanyang minahal, kanyang inibig ito. Ngunit sadyang sa mga grupo po, kahit sa iglesia, maraming kalalakihan, ngunit mayroon talagang mas malapit sa pastor na mga kalalakihan na kaagad-agad nakikitaan niya ng mga
kaaliwan na natuturuan niya, na isasama niya, nautusan niya kung ano dapat gawin. At ito yung mga malapit sa Panginoon. Si Pedro na isang taong agad-agad na hindi alam ang ginagawa. Isang Tiago naman, isang taong handang mamatay at alam natin na siya po ay talagang handang mamatay alam kay Kristo. At itong si Juan ay talagang umiibig kay Kristo, kung tawagin siyang the beloved disciple. No? Alam natin sila yung mga anak ng mga tulog. Pero sila yung tinawag ng Panginoon. Sila yung sinabi na makikita nila ang karirang ng Diyos. At nga nakita nga nila na nagbagong anyo sa harapan nila si Jesus. Verse 3, at ang kanyang damit ay naging nagniningning na puti na walang sino man sa lupa na makapagpapunti ng gayon. At doon nagpakita sa kanila si Elias na kasama ni Moises at sila'y nakipag-usap kay Jesus. So dito po mapapansin natin, nakita nilang karian ng Diyos. Nandoon si Jesus na nagbagong anyo at nandun din si Moises at si Elias na nasa bagong kalagayan. Now, makikita natin, sila po yung dinala ng Panginoong bukod sa mataas na mundo. At nakita nila kung ano ang itsura ng Panginoon. Nagpakita sila sa Jesus. At kahit tayo man, mga kapatid, kailangan nating makita si Jesus. Kailangan nating makapasok sa karin ng Diyos. Paano natin gagawin yun? Ito isa pamagitan ng kanyang utos na huwag nating ihiwalay ang kanyang kautusan sa ating bibig. Basahin natin ito araw-araw at bulay-bulay natin at tiyak makikita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Mababasa natin sila Moses, sila Elias at tiyak makikita natin na tayo po ay nasa kanyang karyan, lalo kung tayo po ay nagbubulay-bulay. Kaya napakalaga po, mga kapatid, ang katotohanan ng makita ang karyan ng Diyos at ito'y sa pamagitan ng kanyang salita. Ikalawa, verse 5 and 8, ang katotohanan na dapat tayong magtanong kay Jesus. Now, sa ating pong pananatili doon sa kalagayan na nagpakita ang Panginoon ng kanyang kaluwalhatian, ay dapat tayong magtanong. Verse 5 to 8, ganito ang sabi. Subalit, sinabi ni Pedro kay Jesus, Rabi, mabuti sa atin ang dumito. Hayaan ninyong gumawa kami ng 3 kubol, isa sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Now, bakit nasabi yun ni Pedro, ang sabi sa verse 6? Sapagat hindi niya alam kung anong sasabihin dahil siya'y lubhang natakot. Verse 7, pagkatapos nililiman sila ng isang ulap at may isang tinig na nanggaling sa ulap at ang sabi, ito ang aking anak, ang minamahal, siya ang inyong pakinggan. Nang bigla silang tumingin sa paligid, wala silang nakitang sinuman kasama nila maliban kay Jesus lamang. Now, dito po, sa nangyaring iyon na nagulat ang 3 alagad na ito sa nakita nila kay Jesus at nakita sina Moises at Elias na kanilang ipinapangaral ngayon sa kanilang harapan, mabigat ito, mga kapatid. Si Pedro rito ay nagsalita kay Jesus. Now, hindi siya nagsalita o hindi gaya ng nakaraan sa Marco chapter 8:32 na kanyang kinuha si Jesus sa isang tabi upang sawayin. Kundi sa pangyayaring ito, kanyang tinanong ang Panginoon hindi dahil sa sawayin, kundi siya po ay nagmungkahi kung ano ang mabuti. Kung ano yung mabuti. Tandaan ninyo. Basahin natin. Ang sabi po sa verse 5, ganito ang sabi sa verse 5. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Rabi, mabuti sa atin ang dumito. Hayaanin niyong gumawa kami ng 3 kubol, isa sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Natanda natin, ang sabi sa verse 6, sinabi ito ni Pedro dahil hindi niya alam po nung sasabihin niya. Ang alam niya, naisip niya na may mas mabuti siyang suggestion kaysa sa nakita niya, kaysa sa
sa Panginoon. Ang nais niya, ang sabi niya, mabuting manatili muna tayo dito, Panginoon. Grabe. At gagawa kami ng tatlong kubol, isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Now, ang tanong, tama ba itong ginawa ni Pedro? Magandang suggestion ito. Ito minsan eh, tayo rin mga alagad na mayroong ipinapagawa sa atin ang ating leader, ang ating pastor. At mayroon tayong mas naisip na sa tingin natin mas magaling, ay yun ang pinipilit natin. No? Yun ang pinipilit natin. Minsan ayaw natin gumawa dahil hindi nasusunod yung gusto natin kaysa sa sundin yung inuutos ng ating pastor. Now, tama ba ito? Palay ko hindi, di ba? Hindi talaga tama. Bakit po? Sapagkat dito sa pangyaring ito, ipinantay ni Pedro at ni Santiago at ni Juan si Jesus kina Moises at kay Elias. Ipinantay lamang siya sa mga propeta. Now, ito mga kapatid, kasasambit lang ni Pedro sa Mark chapter 8:29 kung sino si Jesus. Natatandaan niyo yun? Mark 8:29, ang tinanong nila siya, ngunit sino ako ayon sa sinasabi ninyo? Sumagot si Pedro. Ang agad niyang, ang bilis niyang sumagot. Ang sabi niya, ikaw ang Kristo. Ikaw ang Kristo. At ang pagkakapaliwanag ni Mateo sa sinabi ni Pedro ganito sa Matthew 16:16, sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ngayon, gagawa siya ng kubol, kapantay lamang ni Moises at kapantay lamang ni Elias. Ganun ang paghanga niya, ganun ang pagsamba niya kay Jesus, gayon din ang pagsamba niya kay Moises, ganun din ang pagsamba niya kay Elias. Pareho niyang kapantay na sinamba. Maganda ang nakita ni Pedro, pero mali. Mali po. Sapagat ang sabi sa verse 6, hindi niya alam kung ano ang sasabihin dahil siya ay lubhang natatakot. Now, ito ba'y sign na isa po ay isang malago? Ganito ba ang palatandaan ng mga lingkod, mga alagad ng Diyos na mas marami silang alam kaysa sa sumunod na lamang muna sa kanilang leader, sa pastor? Nag-ipapakita na mas magaling yung kanilang ideya? Sabi nga ng Panginoon sa isang banda, kailangan mo nang mamatay tayo sa ating sarili upang tayo ay magbuo. Alam nyo, maganda marahil yung nakita ni Pedro, magandang kanyang suggestions. Pero hindi tama. Sapagkat ang ginawa nito ni Pedro ay dahil sa kanyang takot. Ang sabi, siya ay lubhang natakot, ang sabi sa verse 6. Pag sinabi pong lubhang natakot, meaning to say, nawala ang kanyang pananampalataya, ipinantay lamang si Jesus sa mga propeta. Hindi ito banal na pagkatakot. Hindi ito divine fear o holy fear. Ang sabi nga sa Proverbs 10:27, ang takot sa Panginoon ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga taon ng masama ay maikli lamang. Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung pong pagkatakot sa Panginoon, ito ay simula ng karunungan. Pero hindi po ito karunungan eh. Kundi ito po'y takot of unbelief ng kawalang pananampalataya. Tingnan niyo ang sabi sa Lucas chapter 8 verse 25, nung maranasan ng mga alagad na sila'y natakot na wala ang kanilang pananampalataya, ni-rebuke sila ng Panginoon sapagkat hindi nila alam anong sinasabi nila. Ang sabi sa Luke chapter 8 verse 25, sinabi niya sa kanila, nasaan ang inyong pananampalataya? At sila'y natakot at namangha at sinabi sa isa't isa, sino nga kaya ito na kanyang inuutusan maging ang hangin at tubig at sila'y sumusunod sa kanya? Nawala yung kanilang pananampalataya kundi takot. Matthew 8:26, sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya't bumangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat
at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Ito pong takot dito ni Pedro ay hindi po takot ng karunungan, kundi takot po ng kawalang pananampalataya. Ito'y panibagong gawang kamangmangan ni Pedro. Nagmamagaling siya sa kanyang suggestion, pero yung suggestion niya hindi by faith, kundi by fear. Ganun tayo mga kapatid eh. Minsan isang suggest natin yung gusto natin dahil natatakot tayo na baka masira ito, hindi gagana ito, kaya iiwan mo na lamang. Hindi po yan holy fear, kundi pagkalimot po sa aral ng Panginoon. Now, ang aral po ng Panginoon na agad nakalimutan, ilang minuto lang. Tingnan nyo sabi sa verse 1 sa ating teksto. Sinabi niya sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa makita nilang karian ng Diyos at dumarating na may kapangyarihan. Pagkaraan ng 6 na araw, no? Ng 6 na araw, mismo yung araw na yon, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan at dinala silang bukod sa isang mataas na bundok. Siya ay nagbagong anyo sa harap nila at ang kanyang damit ay naging nagniningning na puti na walang sinuman sa lupa na makapagpaputi ng ngayon. Kalimutan agad tingnan nila na sila po ay nasa kariyan ng Diyos. Kaya, kailangan silang i-rebukein ng Diyos sa kanilang kamaliang ito. Ang pagkakamali ni Pedro ito dahil sa takot, ay nagmamarunong siya. Anong sabi sa verse 7 hanggang 8? Pagkatapos, nililiman sila ng isang ulap at may isang tinig na nanggaling sa ulap. Ito ang aking anak, ang minamahal. Siya ang inyong pakinggan. Siya ang inyong sambahin. At tumingon sila. Bigla sila lumis paligid. Pero wala sila yung kita. Kundi si Jesus lamang. Na upang marinig nila ang tinig ng Diyos, kailangan yun upang maunawaan ang katotohanan mula sa Diyos. Na ito si Jesus ay hindi pwedeng ipantay lamang kay Moises at kay Elias, sapagat siya ang anak ng Diyos, ang minamahal. Siya ang inyong pakinggan. Siya ang inyong sambahin. At dito nahimasmasan sila sa nangyari. Nahimasmasan sila sa nangyari. Dahil sa kabiglaan ng ito, lumingon sila sa paligid, pero wala silang nakita maliban kay Jesus Kristo. So nakita nyo, kalaguan ba yun? So upang tayo po ay bumaba nang sa ganun tayo po lumago, kailangan makita natin ang karian ng Diyos. Yun po yung paraan. Sapagkat sa karian ng Diyos, makikita natin ang kanyang mga gawa. At ikalawa, kailangan tayo magtanong kay Jesus. Sapagkat kumisan, ang tingin lamang natin kay Jesus sa isang tao lamang at hindi Diyos, ipinapantay natin sa mga propeta. At ngayon, ikatlo, verse 9 to 13, ang katotohanan ng dapat tayong mapagkatiwalaan ni Jesus. Mapagkatiwalaan, isang tanda po ng malagong Kristiyano ay yung napagpagkatiwalaan ng ating Diyos. Nagsalita si Jesus sa kanila, huwag sabihin ninuman ang kanilang nakita. Basahin natin 9 to 13. Habang bumababa sila sa bundok, pababa na sila. Iniutos niya sa kanila na huwag sabihin kaninuman ang kanilang nakita hanggang sa ang anak ng tao ay magbangon mula sa mga patay. Ibig sabihin, muling mabuhay pagkalipas ng araw at 3 araw. Kaya kanilang iningatan ang pananalitang ito sa kanilang sarili. Mabuti naman na pinag-usapan kung ano ang kahulugan ng pagbangon mula sa mga patay. At tinanong nila siya, bakit sinasabi ng eskriba na kinakailangan dumating muna si Elias? Sinabi niya sa kanila, tunay na si Elias ay unang dumarating at nagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay. At paanong nasusulat ang tungkol sa anak ng tao na siya'y magdurusa ng maraming bagay at itatakwil. Ngunit sinasabi ko sa inyo, tunay na dumating na si Elias
at ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang maibigan ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. So makita natin dito, nagsalita ang Panginoon matapos nilang maranasan yung kaningningan ng kariyan ng Diyos kung paanong nagpakita si Jesus at kung paanong tinuruan silang dapat si Jesus lamang ang kanilang sambahin, huwag nilang ipantay kay Moises at kay Elias. Nagsalita ang Panginoon sa kanila, huwag yung sabihin kanino man ang inyong nakita. Huwag. Sabi sa verse 9. Panatilihin ninyo ang lihim na ito sapagat hindi pa napapanahon hanggang sa muling mabuhay ang anak ng Diyos. Ang sabi po sa verse 9, hanggang si Jesus ay magbangon sa mga patay. So, ginawa nila, kanilang ang pinanatili ito sa kanilang puso. Hindi nila ito pinagsabi. Gayong para sa kanila, ito'y kahangahangang karanasan. Kailangang makita ang katotohanan ng ito at mahayag sa kanyang mga kasamahan, sa kanilang mga kapwa alagad, na nakita namin si Jesus, nagbagong kanyang anyo. Pero mga kapatid, kanila itong pinanatili sapagkat utos ng Panginoon, sapagkat ayaw ng Panginoon na mayroong nagmamagaling sa mga katotohanan ng kanilang natuklasan. Kailangan mo nang mabuhay na muli ang ating Panginoon. At sa kanilang paglihim na ito, medyo mahirap sa kanilang unawain yung pagbangon, yung muling pagkabuhay ng Panginoon. Tila mahirap paniwalaan para sa kanila. Sapagkat, tandaan ninyo, sa panahong ito, laganap ang aral, aral ng mga saduseyo, aral ng mga relihiyoso na walang muling pagkabuhay, walang resurrection. Kaya napakalaga na ito ay ituro ng Panginoon. Sapagkat, kung wala pong muling pagkabuhay, wala pong silbi ang ating pananampalataya at pagsunod kay Kristo. Tanda natin, basahin natin ang 1 Corinthians verse chapter 15, verse 13 to 15, then 17 to 18. Dito ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 13 to 15. Subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan. At ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. At kami ay napatunayan pang mga bulaang saksi ng Diyos. Sapagkat kami ay nagpatunay tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi naman siya muling binuhay pala. Kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Verse 17, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo o ang mga mananampalataya kay Kristo ay napahanap. So napakalaga na dapat pag-usapan ang muling pagkabuhay. At dahil diyan, tinanong nila si Jesus tungkol kay Juan. Sapagkat yan ay may kaugnayan na si Kristo ay muling mabubuhay pero kailangan dumanas muna siya ng pagdurusa at kamatayan. Tulad ni Juan na unang sinugo na siyang maggagawa ng daan ni Kristo. At alam nitong mga alagad na ito. Kaya sabi sa verse 11 sa ating teksto, at tinanong nila siya, bakit sinasabi ng mga eskriba na kailangan dumating muna si Elias? Sinabi niya sa kanila, tunay na si Elias ay unang dumarating at nagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay. At paano nasusulat ang tungkol sa anak ng tao na siya'y magdurusa ng maraming bagay at itatakwil? Yung po ang layunin ni Elias talaga. At alam natin, si Elias,
sa katauhang ito, sa panahon ni Kristo, ay si Juan Bautista. Kaya ang sabi niya sa verse 12, sinabi niya sa kanila, sa verse 13, ngunit sinasabi ko sa inyo, tunay na dumating na si Elias. At ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang naibigan ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Anong ginawa ng mga tao? Siya po ay ikinulong sa pinugutan ng ulo. Tanda na lahat po ayon sa kasulatan nangyayari para po kasunod si Kristo na muling na siya po'y mamamatay at muling mabubuhay. At dito po mga kapatid, nakita natin ang kabuuan po ng kasaysayan at mensahe, bumababa ang mga alagad, ngunit lumalago. Now, tingnan natin sa ating pagtatapos. Isang pagpapala po na makita natin si Jesus bago man lamang tayo mamatay. Nasabi po ng Panginoon ilan sa inyo rito na nabubuhay at hindi mamamatay hanggat hindi na makita ang Panginoon. At yun alam natin si Pedro, Santiago, Juan. Nakita nila ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesus. At dapat din nating maranasan ito. Paano natin maranasan ito habang tayo ay nabubuhay pa? Ang tanging paraan dyan, magkapanahon tayo, magkaroon tayo ng panahon at makipagtagpo sa Kanya sa isang lihim, sa isang tahimik na lugar na kung saan doon tayo makapagbabasa ng Kanyang salita na magpapakilala sa atin, papayag sa atin, at tayo po'y manalangin na nasa Kanyang harapan minsan, sa Kanyang presensya. Siya magpapakita si Jesus sa ating pagbabasa ng kasulatan at pagbubulay nito at makipag-usap sa Kanya sa pananalangin. Now, bakit po ipinalihim ng Panginoon ang mga nasaksihan ng mga alaga? Yun din po ang dapat natin ingatan, na hindi lahat po na kailangan nating ihayag kailangan mayroong pong pagpipigil, mayroong pag-self-control. Gaya po ni Pablo, ito na lamang po ang makapagpapaliwanag sa atin. Si Pablo po ay tulad din ng mga alagad na ito kay Pedro, kay Santiago, kay Juan, na kanilang nasaksihan ang kaharian ng Diyos. At higit pa yung kay Pablo, sapagkat ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 12, verse 2 to 4, ganito ang sabi niya, kilala ko ang isang lalaki kay Kristo, mayroon ng 14 na taon ang nakakaraan. Dinala sa ikatlong langit. Kung nasa katawan man o kung nasa labas ng katawan, hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakalam. At nalalaman ko na ang taong iyon, kung nasa katawan man o sa labas ng katawan, hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakalam ay dinala pa'y taas patungo sa paraiso. At nakarinig ng mga salitang hindi dapat sabihin na hindi ipinahintulot sa tao na ulitin. Ganon din kay Pablo. Nakita niya ang karyan, dinala siya rin sa ikatlong langit, sa lugar ng Diyos, at nakita at narinig niya ang mga bagay na hindi dapat sabihin. Kailangan kontrolin. Bakit po? Basahin natin sa 7. 2 Corinthians 12:7. Lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. So ano pong ibig sabihin nun na hindi mo na pinintulot ang Panginoon sabihin ang anumang nakita at nasaksihan? Sapagkat kung magpupumilit ang mga alagad na ito na kanilang sabihin sa kanilang kapwa, mga apostol, ay tiyak sila po ay yayabang. Makikitang sila'y nangunguna. Ayaw ng Panginoon nang ganun. Pantay-pantay sila. Ganun din po si Pablo, upang huwag siyang magmalaki sa kanyang katayuan, binigyan siya ng tinik sa laman. Ito ay instrumento ni Satanas upang siya po'y ibaba. Nang sa ganun, patuloy na lumago ang karian sa pamamagitan ng kanyang ministeryo. Eh hindi po
sa paraan ng karnungan, kaalaman, kahusayan natin ang batayan ng ating kalaguan. At ngayon, ito ngayon ang ginawa ng mga lagad na nahinig sila. Mapagpakumbaba sila. Pagpapakumbaba ay hindi po ibig sabihin mahina ka. Kundi ang pagpapakumbaba ay isang tanda na ikaw ay napupuspos ng banal na Espiritu. Sapagkat ang pagpipigil sa sarili, ang pagpapakumbaba ay isang aspeto ng bunga ng Espiritu. Galatians chapter 5 verse 23. Nasa iman lahat ng ibang aspeto ng bunga, kung wala kang self-control, wala kang pagpipigil, yayabang ka talaga. Kaya nga, ito ang nais ng Panginoon. The way up is always down. Upang ikay maging mataas sa harapan ng Diyos, yung kaalaman mo, huwag mong ipagmalaki. Kung wala kang kaalaman, huwag ka rin magmalaki sapagkat karamihan po ng kaunting may alam, kadalasan ito ang nagyayabang. Knowledge, small knowledge, path up. Kaya nga, mag-ingat po tayo. Kung gusto mong lumago, laging tumanggap ng turo, magpakumbaba. Iba pa, huwag ipagmalaki ang iyong natutunan at ikaw ay tataas ng Panginoon. Tayo'y manalangin. O dakilang Diyos, salamat po muli sa iyo pong pagtuturo sa amin bilang inyong mga alagad. Dito po sa aklat ng Marcos, sa aming pagsusubaybay, kasama kaming lumalakad ni Kristo sa kanya pong ministeryo, naranasan namin ang mga pagsaway, pagtutuwid, pagre-review, at natutunan din namin bumaba na hindi po sumasagot. At nawa, Panginoon, hindi kami magmamayabang sa mga suggestion namin, kung ano yung gusto namin, sapagkat hindi po pare-pareho ang antas po ng aming karunungan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging mapagpasako. Lalo na, huwag naming ituring si Kristo na parang tao lamang na kaya naming utos-utusan. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.